Hello po. Po ang inyong kaibigan, Brother Rilo. Atin pong ipakita ngayon ang pagkakabit at pagtabas ng kornisa sa ating ginagawang frame para sa ating portrait. Ano po? Ito po. Yan. Yan po, isasabi ko sa inyo na kulang na lang ng isa. Pinakabit na, diretsahan na po, rekta na. Yan, naikabit na po ilalim, medyo mahihina pa lang ang kapit dahil sariwa pa yung stick glow para mapatigas ito na mamaya. Pagkaraan na maikabit natin yung isa, habang ating pinipinturahan naman, ay matutuyo na siya. Ito po yung sinasabi ko na parang pustiso, ano, yung rekta, yung tinatawag na rekta. Yan, makikita niyo po ang rekta. Yan, yan yung likod. Yan, ito po yung rekta na lalagay, tatapalan natin. At makikita natin yung ating pagtabas. Ganito po. Sukatan natin siya. Yung agwat nito. Yan, agwat dito hanggang dito. Kailangan maisukat natin. Tatawasin mo po muna isang sulok. Ito yung sabi ko na isang sulok. Nauna na isang sulok. Tapos ilalapat natin. Mahaba pa po ito. Ito po yung ilalagay natin dito sa panghuli, sa ibabaw. Para makuha natin yung saktong haba, ibababa ko yung camera natin. Ayan, ganyan. Pataog ko, ano, para makuha natin sa haba sa sulok nitong isa. Ayan. Saka natin sukatan kung gaano kahaba. Ayan. Kaya nakukata na po natin. Pampukuha natin yung pantay ng labas. Yung pamantay naman ng labas. Ayan, ganyan. Saka po natin, pagka naghihitan, naghihitan na natin, ayan, naghihit na po siya. Ito, ito, ito. Ayan, naghihit, ano, ito yung una, sa may kanto mesa. Tapos, pangalawang guhit, magpa-plus ka ng 1 inch. O kaya ay pantay dito sa labas. Itong nasa labas na to. Saka mo siya po putulin. Putulin na agad natin bago ikanto mesa uli. Kasi hindi siya sasampak. Babangga doon, babangga siya dito sa sulok natin. Pag mahaba. So ngayon, puputulin po natin. Ito yung sabi ko po na ito yung lagari natin yung malaki. Na nasa hirapan po yung maliit natin lagari eh. Kaya medyo makikwanto makinig. So, ito na po yung sinabi ko na putol na isang kanto, yari na. Ito naman yung isa na ikakanto mesa natin. Dito po ang ginawa ko, yung may hukay, siya yung nasa loob. Bandang loob to. Ito nasa labas. Yan po yung may hukay. Oh. Binago ko naman. Kaya yung may hukay, siya natin ilalagay sa bandang loob. Ayan, ganyan po. Nakatagilid na, no? Tagilid na. Saka mo lang gagahid ng kamay mo at lalagariin na natin. Ang paglagay naman, dahan-dahan lang na masinsin ang tulak. Eh, malaki ang ngipin ng ano, lagari natin eh. Inisin mo lang ng konti sa mga hilatsa. Ayan, tawag yung hilatsa. Tawag dyan, hilatsa.
Tapo ngayon natin i-apply doon sa paglalapatan natin ito. Ayan, ganyan o. Oh. Ang pagkamahaba po, madali lang magpawas. Sadyang mahaba ang... Ito, may trouble o. Oh. Ito yung ganito. Kung may trouble, mare hindi natin na perfect na naipantay. Ulitin mo lang sa lagari. Ayan, tatatakan mo lang uli ng panibago kung saan tumapat. Ito po. Ayan, hanggang doon pala. So ngayon, ipapantay mo siya dito. Dito ka ngayon ulit kukuha ng isang pulgada. Kita natin kung gaano kalaki pa ang kulina ng sumobra. Malaki pa ang sobra nito, halos ito pa po ang sumobra. Yan. Ito yan. Hanggang dyan, lalagariin pa natin yan. Yung kapiraso na yan. Okay. Saka natin. Hakan tumesa ulit. Sasalpak ulit natin din sa kanto. Yan po, pagka hindi na tama sa inyo na, huwag lang ka, pag kinapos, mas mahirap. Mas madali ang... Mas madali po yung sumusobra. Kasi pag kinapos, mas mahirap. Wala kang... Hindi pwedeng tapalan. Maliban kung maliit lang ang... Kapos. Ang daan-dagari lang makapang kapalan. Yan. Ito pa yung guide natin, no? Para hindi yung may gewang. Yan. Ito na po siya. Yan na. Makikita nyo na po na halos lapat na. Ayan yung kanto dyan. Tapos ito naman yung isang kanto. Ayan, hindi makita na dahil naka-mountain. Ito yung sinasabi ko naka-mountain. Na nakasalo. Ang tawagin nakasalo. Saka po natin ulit. Lalagyan natin yan ng glue. Ito po ang aking ginagamit, no, stick mill. Glue. Yung shelled wood. Pahiran natin yung isang panig sa loob. Yung loob lang po ng frame, ayan. Saka natin lalagyan yung dugtungan. Okay. Pako po natin ay 3 ports na walang finishing na makuha eh. Ito na po ang gamit natin yung 3 ports na may ulo. Parang pakong bakya eh. Ito po. Yan yung pako natin ginagamit. Okay. Rekta na po ito. Rekta pa ako. Agad na ito pa ako. Ayan. Yeah.
pastilyo natin, ganito po, maliit lang to, dibola. Yung namang maliit na may pambunot, ito po, nabangal naman. So, maliit lang din po ito, maliit lang po. Yun lang po ang bagay na martilyo sa ganitong mga maliit na pako. Gagamitan po natin ng punsol. Ang tawag dito, punsol. Ito po yung sinasabi ko na matigas. Yung isang kahoy ito, malambot ito, yung mga pinatas ko ito, malambot lang po pakuan. Yung mapula, yun po ang matigas. Ito. Napakahirap pong pakuan yung matigas na ganito. Ito po. Matigas siya. Parang puputok. Kaya nauna na muna yung unang pako lang sa malambot na ako nagpapako ng kahoy. Kaya pag sumapit na doon, antay ko lang matuyo-tuyo para kumapit man lang yung sikwel. Alisin na natin ito para makita nyo kung paano natin ang sinakapit. Tapos na naman kasi ito eh. Yung ating guys, alisin na natin. Ang nakakabunos itong martilyo na putol eh. Alisan po natin yung guide. Yan, papakuan po natin ito para makita nyo kung paano pakuan. Yan. Yan, ganyan. Para makita nyo. Alas, pinampina lang. Thank you.
magpupo ka, paano magpipit. Yan, pakulo ko lang isa, maliit lang. Ano nga yung kanto, o. Magpilang kanto, hindi masyadong pantay, ano? Yan ang may pantay natin. Pwede natin hintayin na matuyo. Hintayin po muna natin matuyo bago natin ito lagyan ng gulay. Yan po, naikabit na po. Sige, isang sulok lang. Yan, naka-mountain. Ano, kitang-kita sa gilid. Yung naka-mountain na gawa ng frame. Yan. Kaya kahit simple lang ang gawa natin, may dating siya na maganda dahil nakamountain. Ayan. Ano po yung ating painting na iriregalo natin sa ating anak na may birthday sa January 13. Ayan, malapit na po. Pero yung picture niya natin na in-invento ko lang, ginawa ko yung mga ano, edad pa niya rito, 18 pa lang kunwari. Kunwari, 18 pa lang ang edad niya para bata pa. Sa ngayon po ay birthday niya ngayon, 44 na po siya, 44. Sa Enero, ito, 13. Dito po ay 18 pa lang siya. Yan po yung nanay kahig ng anak. Yan. Nawa, nakita nyo, ano, ito naman, o. Ayarin na natin yung ating frame. So, ganun po ang discarding natin ng paggawa. Nirerekta na bawat pako, bawat isa pako kagad. Sabay dikit. Okay, nawa po ay meron kayo natutuhan sa ating munting maikling pakita kung paano natin ito at tinabas at kinakabit. Salamat po ulit sa inyong pag-subscribe sa video sa ating YouTube channel ni Brother Rilo. Hanggang sa muli. Bye-bye. God bless.